Tinutulungan niyo ba si nanay na magtupin ang inyong mga damit? Marunong ka rin bang maglaba? Ano ang paborito mong gamiting damit sa pagtulog? Yan mga bata ang ating tatalakayin sa ating module ngayon, sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4. Sa quarter na ito, tayo ay magpo-focus sa home economics. At ang topic natin ngayong module 1 ay ang pag-aalaga sa sariling kasuotan. Pagkatapos mong pag-aralan ang module na ito, inaasahang matutukoy mo ang mga sumusunod. Naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ang mga kasuotan. Nasusunod ang mga paraan ng pangangalaga ng sariling kasuotan. Napapangalagaan ang iyong sariling kasuotan. May iba't ibang kasuotan tayong ginagamit sa iba't ibang pagkakataon. Ang damit na pambahay ay dapat na maluwang at malambot para malayang makakagalaw ang may suot nito. Karaniwang gawa ito sa malambot na tela. Sa mga nakaraang aralin ay natutunan mo na kung paano pahalagahan ang iyong sarili. Sa edad mo ngayon, may mga bagay na maaari mo nang gawin. Maayusan mo na ang iyong sarili nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mahalagang pangalagaan mo ang iyong mga kasuotan. Dapat na manatiling malinis at maayos ang mga ito tuwing kailangan mong gamitin. Bilang mag-aaral sa ika-apat na baitang, mahalagang pangalagaan mo ang iyong mga kasuotan. Dapat na manatiling malinis at maayos ang mga ito tuwing kailangan mong gamitin. Mga iba't ibang paraan ng wastong pangangalaga ng kasuotan. Ingatan ang palda ng uniform o anumang damit na may pleats. Huwag itong hayaang maghusot sa pag-upo. Huwag umupo kung saan-saang lugar nang hindi marumihan ang damit o pantalon. Siguraduhing malinis ang lugar na uupuan. Kapag namantsahan o narumihan ang damit, labhan ito agad para madaling matanggal at hindi gaanong kumapit sa damit ang dumi at mantsa. Gumamit ng bleach o Clorox para tanggalin ang dumi o mantsa. Gamitin ang naaayon sa kulay ng damit. Gamitin ang bleach para sa damit na may kulay at Clorox para sa damit na puti. Magsuot ng angkop sa kasuotan ayon sa gawain. Huwag gawing panlaro ang damit na pamasok sa paaralan. Pagdating sa bahay galing sa paaralan, hubarin kaagad ito at pahanginan. Ugaliing magsuot ng tamang damit na pantulog tulad ng pajama, duster o shorts. Dapat maluwang ang damit sa pantulog upang ito ay maging hawa sa pakiramdam. Kapag natastas ang laylayan ng damit, tahiin ito agad pag-uwi sa bahay upang hindi ito lumaki. Alagaan ang mga damit at iba pang gamit sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa tamang lalagyan.
Maraming uri ng kasuotan ang ating ginagamit. Mahalagang batid o alam natin ang mga paraan ng pag-aalaga ng mga ito. Hanggang dito na lang mga bata, maraming salamat. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang videong ito. Huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na video tutorials and lessons.